Kamusta mga kaibigan? Ngayon, ikukwento ko ang istorya o kaganapan sa buhay ng isang bayaning Pilipino na lumaban para sa ating bansa. Siya ay si Silang y Andaya, o mas kilalang Silang. Siya ay naging pinuno ng isang matagumpay na pag-aasa laban sa mga Kastila. Siya rin ay tinaguyang bilang liberator of Ilocos dahil pinalaya niya ang Ilocos sa kamay ng mga Kastila. Ipinanganak siya noong December 16, 1730 sa Aringay La Union, parte ng Pangasinan. At supling siya ni Miguel Silang at Nicolás de los Santos. Maago siyang naulila sa kanyang mga magulang. Kaya naman, siya ay lumaki sa isang kumbeto kung saan ang mga pari ang nagsilbi niyang mga magulang. Nagtrabaho siya bilang isang mensahero kay Padre Cortes y Crisolo, kung saan natuto siya ng mga wikang Kastila. Sa kanyang paglalakbay mula Ilocos hanggang Maynila, ay nakita niya ang mga kaganapan, kung saan pinapakita ang kasakiman na pananamantala at masamang pamamalakad ng mga Kastila. Kaya naman siya ay bumuo ng plano laban sa kanila. Kalaunan ay may nakilala si Diego Silang, ang babaeng byuda, at ang kanya itong pinakasalan. Ito ay nangangalang Maria Josepa Gabriela Carino de Silang, o mas kilalang Gabriela Silang. Silang dalawa ay nagsama ng 5 taon, ngunit hindi sila nagkaroon ng mga anak. Noong September 24 hanggang October 6, 1762, ay nagkaroon ng labanan sa Maynila, kung saan umatake at sinapok ng mga taga-Bitanya ang Maynila sa pamumuno ni William Draper. Dahil dito ay humina ang mga Kastila, humina ang pwersa ng mga Kastila. Kaya naman naisipan ni Diego na bumuo ng isang kilusang revolusyonaryo. At habang abala ang mga Kastila sa pakikipaglaban, ay sumulat si Diego ng isang liham kay Lieutenant Dawson Drake, isang gobernador general ng mga taga-Bitanya. Kaya naman, siya ay naatasang maging alkalde ng Ilocos. At noong December 14, 1762, ay naging matagumpay si Diego sa kanyang adhiyakain at idineklara kalayaan ng Ilocos. Samantalang, bumuo naman si Simon de Anda, isang maestrado ng prudensya, sa gagawing pagpatay kay Diego. At noong Mayo 28, 1763, si Miguel Bicos, isang mestizo na kaibigan ni Diego, at si Pedro Batme, isa namang taksin na tauhan ni Diego, silang dalawa ay nakapasok sa tirahan ni Diego. At habang nag-eekspeksyon ng sandata o mga kanyon, si Diego at nakatalikod ito sa kanya, ay agad siyang pinalo ni Bicos. At sa edad na 32, pumanaw o binawian ng buhay si Diego Silang. At doon nang diwa ang mga Kastila. Ngunit bagamat patay na si Diego, ay ipinagpatuloy pa rin naman ng kanyang asawa sa Gabriela Silang ang pamumuno sa pag-aasa. Maraming salamat po sa pakikinig at nagtatapos ang kwento at ang istorya ni Diego Silang.